Magandang araw po sa inyo mga kabrothers. Welcome po sa aking YouTube channel. Salamat sa Diyos sa araw na ito sa pagbibigay niya sa atin ng pagkakataon na makapag-share sa inyo ng tutorial patungkol po sa ating mga motor. Ang topic natin ngayon ay tungkol po sa no spark, spark wick. Kaya po natin tinapik ngayon to dahil marami po nagtatanong mga kabrothers. Wala daw spark o kuryente ang kanyang motor. Gayong bago naman daw ang CDI. Bagong bili CDI, kinipit na nila, pero wala pa rin daw kuryente. Mayroon naman pong pagkakataon mga kabrothers, nagtatanong din, bumili na rin sila ng stator, bumili na rin sila ng ignition coil, may kuryente pero napakahina. Yan, yan po ang mga problema ng ating mga kabrothers na nagtatanong. Ngayon po, sa video ito mga kabrothers, ma-share ko sa inyo ang mga posibleng dahilan kung bakit walang spark o mahina ang kuryenteng lumalabas. Yan. Kung makikita nyo mga kabrothers, sa whiteboard na to mga kabrothers, ayan po. Gumawa po ako ng mga listahan ng mga posibleng dahilan na pwede ninyong maging gabay o guide upang tulungan kayo sa pagtotroubleshoot ng inyong mga motor. Para sa gayon, makatipid kayo bago kayo bumili ng mga pyesa, eh, checkin nyo muna isa-isa para hindi po kayo gumastos ng paulit-ulit. Yan. Ngayon, para hindi na po tayo magtagal mga brother, simulan na po natin. Kung ang inyong motor mga kabrothers ay battery operated, ang unang-una nyo pong titingnan mga kabrothers ang inyong battery. Kailangan po ang battery nyo good. Nasa tamang boltahe na kaya magbigay ng kuryente sa ating mga motor. Kasi po mga kabrothers, kung battery operated ng motor mo, kailangan mo battery maayos. Pagka ang battery nyo bad na, eh palitan nyo na po. Wala na po siyang silbi, palitan nyo na siya. Ikalawa, ignition switch. Checkin nyo po yung ignition switch nyo mga brothers. Baka po walang tumatawid na kuryente. Ayan mga brothers. Baka naka-on, pero wala naman pala. Hindi na siya nagko-contact sa loob. Checkin nyo rin po yung ignition switch mga brothers. Sumunod natin mga brothers, yung inyong engine stop switch. Kung ang inyong motor mayroong engine stop switch mga brothers, checkin nyo siya. Yan. Marami pong pagkakataon mga kabrothers. Yung pong engine stop naka-on pero naka-off pala. Kaya checkin nyo rin po siya mga kabrothers. Sumunod natin yung inyong spark plug. Checkin nyo. Baka po madumi mga kabrothers. Napupuno na siya ng dumi. Lilinisin nyo siya, lilihayin nyo. Kasi po, isa sa pinanggagalingan yon, kaya mahina ang spark ng inyong motor. O kaya po, sira na, kaya walang kuryente na lumalabas. Checkin nyo yun. Yung gap, mal-adjusted. Kailangan po, nasa tama siyang adjust. Pagkatapos nyo linisan, mga kabrothers, pagkatapos nyo liyayin, sukatan nyo po, kailangan po, nasa tama siyang adjust. Ang sukat ng kanyang adjustment, mga kabrothers, 0.07 hanggang 0.8 mm mga brothers. Yan. Sumunod natin, spark plug cap. Checkin nyo po yung cap ng spark plug nyo. Katagalan mga brothers. Sumusobra tigas ng spark plug cap. Lumalabas na po ang kuryente. Nagkakaroon po siya ng grounded. Nagkakaroon na siya ng grounded. Kaya hindi na siya nakapagbibigay ng kuryente ng maayos. Checkin nyo siya mga brothers. At saka po yung inyong high tension wire. Checkin nyo siya. May pagkakataon mga brothers. Tumatalo na rin po ang kuryente ron. Ayan. Papakiramdaman nyo yan. Titingnan nyo. Isa po nababalatan na. Ayan. Checkin nyo siya. Sunod natin mga brothers. Yung CDA unit nyo. Kailangan po, pag mag-check kayo ng CDI, ang check-check nyo sa kanya, yung kanyang input.
mga kabrades. Pag maganda input, maganda rin po yung output. Ano ba input ng CDI? Yung pong wire na manggagaling sa palisir, kailangan good yun. Yung pong ground, kailangan good. Kung ang inyong motor ay battery operated, kailangan meron siyang bull time pumapasok, 12 volts pataas. Yan mga brothers, kailangan niya yun para makapaglabas siya ng power, maibabato niya sa ignition coil. Chikin niyo yung kanyang input mga brothers. Pagka good ang pumasok, good din ang lalabas. Tandaan niya mga brothers. Kaya pag chinik niyo yun, bad. Wala, bad din ang lalabas mga brothers. Yun ang chikin niyo yung CDI. Sunod natin yung crankshaft sensor mga brothers. O yung timing coil o pulser. Ayan mga brothers. Chechikin nyo yan mga brothers. Baka mahina na resistance nyan. Ang resistance nya mga brothers, 190 hanggang 290 ohms mga brothers. Ayan ang kailangan nya maibabato nya sa CDI para maging trigger nya para mapagpalabas ng kuryente ang CDI, maibato sa ignition coil. Ayan mga brothers. Sumunod natin, ignition coil, mga brothers. Baka po ang ignition coil nyo, mga brothers, sira na. Minsan may pagkakataon, maraming pagkakataon nangyayari sa siyap. Yung kuryente ng ignition coil, tumatalo na po sa labas, lumalabas na yung kuryente niya. Tumatalo talaga. Lumalabas. Kaya, pagka ganun ang motor nyo, pagka ganun ang ignition coil nyo, palitan nyo na po. Ngayon, kung meron po kayong tester, mga brothers, chikin niyo po yung kanyang primary windings, mga brothers. Chikin niyo yun. Yung kanyang resistance. Yung primary windings niya, mga brothers, sa ignition coil, nasa 0.19 hanggang 0.23 ohms. Ayan yung primary winding niya, mga brothers. Ngayon, yung kanyang secondary windings niya, mga brothers. Ito po yun, mga brothers. Oh. Ito. Ito po yung primary windings niya, mga brothers. Itong dalawang to. Checkin nyo itong tester. Alam po, nasa 0.19 hanggang 0.23 ohms. Ayan. Ngayon, yung kanyang naman pong secondary windings, mga brothers, nasa 2.8 hanggang 3.4 kilo ohms. Ayan po ang secondary windings. Ayan mga brothers, ito naman po yung mga brothers, checkin nyo to tsaka ito ng inyong tester mga brothers, para kailangan po nasa tama siyang resistance, mga brothers. Bago kayo bumili, kung meron po kayong multi-tester, mga brothers. Ngayon, sumunod natin yung kanyang wiring, mga brothers. Baka po shorted or open. Napakahalaga ng wirings, mga brothers. Lahat po yan may wirings. Okay po lahat. Okay ang battery, okay ignition, okay ang engine stop, okay lahat. Yun ang inyong wire. Shorted o kaya open. Kaya chikin nyo rin po yung inyong mga wire. So natin mga brothers, kung inyong motor ay battery operated, tingin nyo po ang fuse. Importante ang fuse sa isa battery operated. Pagkaputol na yan, isa pong pinanggagalingan yan na walang kuryente. Hindi magbibigay ng spark. Pero kung inyong motor ay primary type, katulad nito, primary type, ay kahit putol ang fuse, meron pa rin siyang spark. Yung huli natin mga brothers, yung engine ground mga brothers. Checkin nyo rin po yung engine ground. Yung mga piyesang yan, may mga brothers, kaya nangangailangan siya ng ground o body ground, engine ground. Checkin nyo rin po siya mga brothers. Dalawang klase ang engine, ang ground mga brothers.
isang dumadaan sa wire at saka isang naka-automatic na naka-body ground, mga brothers. Ngayon, makaligtaan natin, mas yung kung ang motor nyo naman ay ano, ay primary type, mga brothers, dun sa CDA nyo, kung primary type ang motor nyo, sa CDA nyo naman, sa CDA nyo, kailangan mag-check kayo ng CDA ng primary type. Ang check-check nyo, yung inyong ignition, primary type, yung inyong primary coil, mga brothers. Itong ganito. Kung primary type ang motor nyo, kailangan, pag hinugot nyo ito, mga brothers, ito, hinugot nyo, spark nyo lang sa ano nyo, sa body. Kailangan mag-spark yun. Pagka mag-spark, at pumasok CDI, mga kailangan siyang trigger, yun nga yung crankshaft sensor, makapagbabato siya ng kuryente. Pagka good ang primary type nyo, pero pagka bad, ay hindi siya makapagpapalabas ng kuryente. Wala pong spark na lalabas. Kaya chichikin nyo yan. Yan. Yan po, dalawang klase yan. Ito ang pinakaiba lang po ng primary type, mga brothers. Yung stator, meron siyang primary. Pero pagka battery operated, mga brothers, wala na siyang primary. Ang kailangan lang niya, trigger sa pulser. Trigger ng CDI, mga brothers. Ayan. Ngayon, sana po may natutunan po kayo sa tutorial ito, mga brothers. Ngayon, kung meron po ako nakaligtaan o nakalimutan, mga brothers, na pwedeng maging katanungan sa inyong mga pag-iisip, huwag niyo kalimutang mag-comment, mga brothers. Sasagutin po natin yan. O sige po, mga brothers, hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel, mga brothers. Mabuhay po kayo.